Pero kanina, alam niyo, sa sobrang tindi ng sakit, talaga tumatahong siya yun. Sobrang sakit talaga. Sobrang sakit talaga, hindi siya mapakali, ganyan. Hello. Sesya na po, medyo emotional. Huwag muna po tayo mag-intro-intro. Gusto ko lang po kasing i-share sa inyo yung nangyari sa aso ko. Kumbaga, maging eye-opener din ito sa inyo, yung nangyari sa akin, sa aso ko. Especially sa mga first-timer na pumunta sa isang veterinaryo. By the way po, January 13 ngayon, Thursday, mag 8:40 na po ng gabi. Ayun. Gusto ko lang itong i-share sa inyo para, ayun, hindi matulad sa aso nyo or sa halaga nyong aso, pusa, or anong hayop man. Kapag kayo ay pupunta sa veterinaryo tapos ilang oras pa lang ang nakalipas, mamamatay din pala kung kailan dinala sa veterinaryo. Actually, itong aso ko ito, kung napanood niyo po ang aking vlog yung last December, ginawan ko siya ng vlog. Ito yung senior dog namin na biglang na magayong mukha yung ganito niya. Tapos yun pala, merong butas dito sa kanyang, sa banda dito. Tapos nung pag-shake, yun pala, dun ko lang nalaman na may butas. Tapos may umaagos na liquid. So, ayun, ginamot ko, ganyan. Pinainom ko ng SMP. And after 3 days, mga ganon, nawala naman. Pero hindi ko alam yung reason bakit may ganon. And then, di okay na, ganyan. So, lumakas siya. Kala ko nga na ikamamatay niya yun dahil, ano nga, first time ko siya makitang ganon. Lumakas naman siya, yun nga lang napansin ko na yung weight niya hindi na bumabalik sa dati. Kasi yun, medyo malaking katawan nun eh. Pero nung mula nung namagay mukha niya, gumaling nga siya sa sakit niya, pero yung timbang niya is hindi na bumalik sa dati. Pero malakas pa rin, malakas na siya kumain, ganyan. And then itong January 1, 2022 this year, nagulat na lang ako kinabukasan, nangihina siya, para ba nagkasakit ulit. Tapos this time, napansin ko naman, itong left side ng kanyang hita, nagsishake yung nagtitremor. So, akala ko parang wala lang yon, parang epekto ng paputok, ganyan. Pero napansin ko din na wala na rin siyang gana kumain. Doon nag-start yun. So ang ginawa ko, piniinom ko siya ng SMP ulit na 500. Tapos inisip ko na, kasi yung antibiotic dapat, ano siya, 1 week. Sa instruction, para bang kapag hininto mo yung pag-inom ng antibiotic, mas matindi yung ano yun eh. Para bang nagiging resistant na sila sa antibiotic. If I'm using the right word, kapag pinainom niyo ulit sila ng antibiotic, parang ganon. Or mas matindi ang problema kapag hindi, pag in-stop mo yung antibiotic nung wala pang 1 week. So parang yun ang inisip ko, parang ganon ang naging side effect niya. So pinainom ko siya, this time 500 milligram, mas mataas na, twice a day. So yun, ginawa ko yun for 1 week, ganyan. Tapos walang nagbago, walang nangyari. Tapos, force feed na yung ginagawa ko sa kanya. Nagsesearch na ako sa YouTube kung paano ba gagawin, ganyan, kasi wala na siyang gana kumain. Tapos, noong in-stop ko na ang kanyang antibiotic, yung SMP, doon na nag-start na unti-unti bumabagsak na yung katawan niya.
lalo siya nangangayayat kasi ayun nga, hindi pa rin kumakain. So, lahat yung mga herbal-herbal, ganyan, yung napapanood ko sa YouTube, sinubukan ko na't lahat, pero wala pa rin. Hanggang sa out of desperation na talagang, ang pinakamatindi ko kasing problema, wala akong kilalang veterinaryo dito. At walang malapit na veterinaryo dito sa lugar namin. Kumbaga, kung gusto mo pumunta ng veterinaryo, talagang ibibiyahin mo pa yung aso. Magsasakay ka pa ng tricycle, ganyan. Hanggang sa ayon, edi finally, kahapon, tinanong ko itong kapitbahay namin. Actually, magkakamagana kami dito sa lugar namin eh. So, dahil may hindi siya sa mga hayop, sa aso, sa pusa, at madalas siyang pupunta sa veterinary, tinanong ko siya, hiningi ko yung opinion niya. Tapos, ayon, may sinabi siyang name na dito ka pumunta, ganyan. So, kanina, dapat doon kami pupunta. Kaya lang tinawagan niya, wala daw doon yung doktora. So, nag-iba ng vet na nirecommend niya sa akin. Pero yun, pinupuntahan pa rin niya yung vet na yun. Pero kumbaga, yung unang vet na sinabi niya is mas magaling. Pero this time, vet pa rin siya, yung pangalawang nirecommend niya. And then, mas malapit kahit pa paano yung lugar nila. So, ayun, tiwala naman ako, di sige, sabi ko, punta kami. So, mga bandang 9:15, dinala namin sa clinic yung aso ko. Kasama ko yung tricycle driver na taga rito din sa amin. Bale, naghahatid din sa kanya, kay teacher, itong tricycle driver na kasama ko, ganyan. So, yun na, nung nandun na kami sa clinic, di, ayun. Mabuti na lang, walang, pangalawa lang ako doon sa naging pasyente niya na hayop, na aso. So, una, chinek niya, kumuha siya ng testing kit para sa distemper test, ganyan. Tapos, kinana niya ng muta si Glenn, yung aso ko. Titingnan daw niya kung may distemper kasi tingin daw niya mukhang distemper. So, kinuha niya ganyan-ganyan. Tapos, di may guhit. Tapos, meron doon pangalawang guhit. Sabi niya, tapos, di ko masyado makita, malabo eh. Tapos, sabi niya, kahit daw malabo yung guhit na yun, kay malabo o malinaw yung guhit, pag may guhit, still distemper pa rin yun. Pero sa isip ko, meron bang basihan ba yung linaw at labo ng guhit? Kumbaga, in by, may batayan ba yun kung malakas o hindi ang epekto ng distemper sa aso? Kumbaga, sagot lang niya is, basta pareho lang yun. Kay malabo o hindi ang guhit, basta may guhit, dalawa guhit, distemper yun. Kasi isang guhit, malinaw eh. Yung pangalawa, hindi ko masyado makita. Pero sabi niya, may guhit daw. So, yun. Tapos di, may part doon na kinukuha na ko ng video. Tapos nagpaano muna ako sa kanya, sabi ko, pwede po bang kuha na ko ng video yung aso ko, ganyan. Sabi niya, sige, pwede, pero hindi ako kasama sa video. So, sabi ko, sige, okay po. And then, di naglagay na siya, meron na siyang prepare na tatlong syringe. Para daw yun sa, ano yata, antibiotic, vitamins, yung isa, hindi ko sure kung anti-tetanus or what. Kasi hindi ko masyado marinig yung boses niya kasi naka-face mask siya, tapos naka-face shield, ganyan. And then, bali, papakita ko dito yung video. Kung ano yung mga ibang part ng video para magkaroon kayo ng idea kung ano yung tsura ng aso ko. Habang ongoing kami sa clinic, tapos during clinic, ganyan. Okay lang po. Sige po.
Pa. So, yun, di binusalan siya ng nozzle. Nozzle ba tawag doon? Nilagay siya ng nozzle dahil tuturukan nga siya ng ano, tatlong injection, iba-iba. Tapos, edi, nung nakatapat na yung camera, tinapat ko yung camera ng cellphone ko. Dito, ito yun mismo. Sabi niya sa akin, hindi pwedeng kuhanan ng video itong, ano, itong i-inject ko. Sabi ko, ganun po ba? Di, sige, okay, ganyan. So, ayun, di, ninject. Yung pangatlong injection, na napansin ko, dun na parang umiiyak yung aso ko. Sumasakit yung ano niya, yung pinakahita niya sa right side, yun. Tapos di, parang sabi ng doktora, normal lang yun. Masakit daw talaga yun, ganyan. So hanggang sa binigyan ako ng mga vitamins, wait, ito yun. Tapos di, ayun, di okay na. Tapos, di, pagkayari nun, di, umuwi na kami, hinintay ako ng tricycle driver. So, uwi na kami, ganyan. Tapos, on the way, talagang yung aso ko, hindi na siya mapakali. Yung, alam mo, yung ramdam mo na ang sakit-sakit nung ganito niya, yung sa hita niya. Ang sakit-sakit. Kasi yung tipong parang hindi mo malaman kung gusto ba niyang tumalon, umupo, tumayo. Kasi talagang umiiyak talaga siya sa sakit. Tapos, edi nung nandito na siya sa bahay namin, edi alam niyo yung aso ko na mahina siya. Alam niyo, hindi ko pa siya dinadala sa veterinaryo. So, sobrang hina niya. Hindi talaga siya nakakatahol na. Kasi nga sobrang himahina na siya yung katawan niya. Pero kanina, alam niya sa sobrang tindi nung sakit. Talaga tumatahol siya yun. Sobrang sakit talaga. Sobrang sakit talaga, hindi siya mapakali, ganyan. Tapos iniisip ko na, normal lang yun. Hindi, wala, parang iniisip ko na lang na, sabi ng doktora, sabi ng vet, epekto lang daw, ganun daw talaga yung epekto nun, masakit daw talaga. Tapos, maya-maya na lang, siguro mga may git bago magdalawang oras, ganyan. Napansin ko na lang doon, hindi nakahiga nga siya sa kulungan. Yung kulungan na yun, hiniram ko lang nga din sa kay teacher, ganyan. Napansin ko, umihina siya. Umihina. Tapos, dire-diretso na sabi ko, Glenn, gumising ka. Talaga inuuga ako, pero napapasin ko, nakalawit na yung dila, yung tipong parang yung nag-ano na, nag-aagaw buhay na talaga. Ah!
sa yun. Tumatay siya. Doktora, yung aso ko, hindi siya namatay sa distemper. Namatay siya doon sa mga tinurok mo sa kanya. Tapos nung sinabi ko, bumalik ako doon sa tricycle driver kanina dahil nakaparada pa lang naman yung tricycle niya dyan sa may kanto. Sabi ko, Alpari, halika na. Inibing na natin yung aso. Tapos nagulat siya. Sabi niya, ang bilis naman. Nagpunta ako sa veterinaryo kasi akala ko gagaling yung aso ko. Pero namatay yung aso ko sa kamay ng veterinaryo. Itinurok mo yung tatlong gamot sa katawan niya. Yung distemper, walang gamot doon. Alam ko yon, virus yon. Pero doktora, namatay yung aso ko dahil sa mga tinurok mo sa kanya. Ganun ba yung buhay ng aso ko para sa'yo? Kaya kayo, mag-ingat kayo, huwag kayong, sana meron kayong natutunan sa nangyari sa aso ko. Bili mo, kahit pa paano malakas pa siya nung pumunta kami sa klinik. Pero hindi ko akalain na pagbalik namin dito, tagaago buhay na pala siya. Kaya kayo, ingat kayo sa mga pupuntahan yung veterinaryo. Alamin nyo mabuti. Kasi, baka pagbalik nyo, yung inaalagaan yung hayop, yung aso or pusa nyo, baka pagbalik nyo, patulad na rin sa aso ko na namatay ng pangganong ganun lang. So, yun lang po.